huwag tayong umasa. Kagaya ng pag-aasa mo sa boyfriend mo tapos iniwan ka. Nakaka-relate ka, no? Ayan. Hangin ako na kaya. Hi my friends, welcome back to my channel. How are you guys doing? If you're new to this channel, my name is Jeremy. So today is what? So today's video is mag-unboxing tayo ng laptop ko. By the way guys, yung video na to siguro matatagalan kong i-upload siya kasi sobrang busy ako sa work. I'm so sorry. Pero I'll try my very best para ma-upload ko siya na maaga pero hindi ako sure, okay? So, huwag tayong umasa. Kagaya ng pag-aasa mo sa boyfriend mo tapos iniwan ka. So, bakit nga ba ako bumili ng laptop? Ano yung binili kong laptop? Bakit yun yung brand na pinili ko? So, pag-uusapan natin yun mga beboy. Mga beboy, disclaimer lang. Kinagawa ko tong video na to kasi hindi para magyabang, okay? Kundi gusto ko lang ipakita ko ano yung nabili kong laptop at ano yung purpose bakit ako bibili ng laptop. Ano ang gagamitin ko sa laptop na to at anong brand ang binili ko. That's it. So if you haven't subscribed to my channel, please do subscribe, share, and like rin. Mga beboy, pag-uusapan natin bakit ako bumili ng laptop. So as you know guys na nag-YouTube na tayo, ganito ang ginagawa natin. So, nagiging, ano na rin siya eh, nagiging trabaho na rin. Kasi dati, pag nag-edit ako sa phone na ako nag-edit, bakit ka bumababa? Okay, let's go back. Bumababa yung paano, yung phone ko. Kumagano. I don't know. But anyway, so let's go back. So, yun nga, since na nag-YouTube na tayo, so, yung mga first video ko, ini-edit ko lang siya sa phone. Dito, yan, sa phone na to. Dito ako nag-i-edit. At medyo mahirap siya. Especially kapag mayroon kang gustong mga clips na gusto mo idagdag sa video mo, like background sound or sound effects. So, medyo mahirap siya insert. At saka sa pagka-cut ng video. Like for example, ganito. Hindi ako nagsalita. Tapos naka-record lang yung ano, yung phone. So, kailangan kong i-cut yun para at least hindi siya obvious na parang merong dead end sa video. Yeah? So, ayun, nag-research ako kung ano yung dapat ko pang gawin kapag mag-e-edit. At isa sa mga naisip ko is yung i-upgrade ko yung device na gagamitin ko pagdating sa editing. So, that's why I decided na bumili ng laptop. So, yun, bumili ako ng laptop, nag-search ako, at ito na, ipapakita ko sa inyo. Yeah? Oh, bago ko pala ipakita sa inyo yung laptop, magpapakita muna ako ng clip kung saan ako bumili ng laptop. Yeah? There you go! Tapos PC, properties, okay. Wi-Fi naman sa bahay. Tapos yan, i-gaganyan ko lang. Activate mo na lang po siya. Okay.
So yun nga guys, so pumunta ako ng SM South Mall, doon ako bumili ng laptop. Binili ko siya sa SM Appliance. Yes. Bakit sa SM Appliance ako bumili? Kasi alam mo yun, kung bibili ka lang naman ng isang device, make sure na yung bibilhan mo is trusted. At since malapit kasi dito sa amin yung SM, kaya doon ako bumili. Yung laptop kanina is binuksan na siya sa mall kasi we need to try or we need to test kung yung charger niya is nag-work. So, nabuksan na siya doon. So, yun lang yung pagbukas doon. Talagang chinek lang kung gumagana yung charger and then they would need to, parang may ina-activate yata sila or something sa device, sa laptop, or chine-check nila kung yung internet, I'm not sure if this is internet yung chinek nila, internet connection ng device, kung gumagana or hindi. So let's go to the device itself. Open na natin. Ito siya. So yung binili kong ano, yung binili kong laptop pala guys is Lenovo. So bakit Lenovo binili kong laptop? Lenovo is trusted brand. And before kasi meron din akong Lenovo na laptop. At maganda siya. Maganda yung functionality niya, maganda yung features niya. And then, also, the reason why I bought laptop kasi since nga sinabi, nag-YouTube tayo, kailangan natin ng ma-improve yung editing or ma-improve yung pag-edit ng video natin. So, tinek ko muna yung device na to is compatible siya sa mga editor na gagamitin ko sa pag-edit ng video. And yes, compatible siya. So, kaya binili ko itong brand na to. So, this one is Lenovo. And I'm not sure if this is the serial number. Or serial number. I'm not sure if this is the model. Model. I think. So, ito siya. It's Lenovo. So, ito siya guys. Papakita ko sa inyo. Kita nyo ba? Sure, hindi ko alam kung paano makikita nyo siya, hindi ah. Pero, ang sabi naman dito, it's Lenovo IdeaPad 130-14IKB. So, I think that's the, so that's the model of the device. So, nga pala guys, yung price nito is, it's 22,700 something. So, ganun. Let's open it. Ito siya. So, ayan. Mukhang magaan naman siya. Pwede mo siyang i-travel. Pwede mo siyang ilagay sa bag. Kasi, oh, ganito naman siya. So, sa, ako naman may ligaw sa backpack. So, pwede siya. Tingin ko kasi naman siya sa backpack ko. Yep. So, isa yun sa mga kailangan yung ano, alamin guys. Kung yung laptop na bibilihin nyo is gaano ka gaan or gaano ka bigat. Kasi diba, special pag magta-travel ka at kailangan mo ng laptop or kailangan mo ng device para mag-send ng email or mag-edit ng video. Or make sure yung laptop is, tawag dito, it's comfortable to bring. Yun. And then, inside of the plastic is the manual. Nakaka-relate ka, no? Ganun yung mga Pinoy. Kapag may nabibili tayong item, hindi tayo nagbabasa ng ano, ng manual. Instead, in-explore natin
tayo mismo nag-i-explore kung paano siya kumana, di ba? Pero ako naman, mali yun, mga beboy. So, kailangan pa rin ng manual. Especially, pag bagong-bago yung device, hindi ka familiar kung paano siya i-operate. So, magre-rely ka pa rin dun sa manual, di ba? Yung mga beboy, kailangan nyo i-make sure talaga na kapag bibili ka ng item is kung mayroong warranty, di ba? Especially pag laptop, you may not know kung defective yung device. At yan, sabi naman sa akin kanina, dun nung sales lady na may warranty naman siya for 1 year. So, let's skip the warranty. Ito yung mga problema ng mga karamihan kapag nagkaroon ng problema yung kanilang biniling item tapos walang may pakitang warranty. Talagang hindi kanila i-assist. Paano mo mapapatunayan na doon ka talaga sa kanila bumili kung wala kang warranty? Diba? And tip, mga kabeboys, kapag bibili ka ng item, di ba yung receipt? Yung receipt kasi sa mga store, medyo madaling mag-fade yun. So, ang ginawa ko is nagpa-Xerox copy ako nun. Mas safe yun. Kasi just in case what happened to the item that you just bought, pwede mo siyang ibalik or pwede mong mag-ask ng warranty or replacement as long as that you can provide to them your receipt and the warranty. Yeah. So, this is it. I'm gonna open it. Wow. So, ganyan lang siya. It's very simple kasi yung power button niya nandito na. Ito. Ayan. So, ayan na. Yeah. Ang pala mga kabeboy, ilalagay ko dito yung specs niya. And also, I will put it on the description box kung ano yung specs ng device na to. So, there you go. So, there is, yeah, yung brightness, yeah. So, yan, J-Rab. So, open na natin. So far, gumagana siya. Walang problema. Ito siya. Ayan. Sino ba yan? Kumakanta na yan. If you would like to watch cover song, punta lang kayo dun sa channel kung meron ako mga cover songs dun. Sa profile ko, sa pinababa. Hindi lang ako nakakapag-update ngayon ng mga cover songs pa kasi medyo busy ako sa trabaho. Lagi ka na lang busy. Yeah. And also, we will try the charger. Nag-charge siya. Kasi kanina dun sa mall, nag-charge naman siya. Ulit tulang ko check niya. Tagal yung camera. And so, yan. Nag-charge siya. Yan. So, very good si charger. Kumagana. So, since na magagamit tayo ng laptop, so kailangan natin ng ibang devices. Like, for example, ito. So, it is a laptop cooler pad. So, yung brand niya is Silvertech. This one cost only of 350 pesos. Pero mas gusto ko sana, mga beboys, yung ano, kasi ito sa gitna lang siya eh. Pero mas gusto ko sana siya na, kasi meron pang ibang design na marami siyang pan. Parang isa dito, 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 bali apat. Para buong ano, sides nung ilalim ng laptop mo is nilalamigan. Yeah. Pero ito naman naman. Okay na to kasi mas malaki yung fan niya at saka nasa center. Nag-spread naman yung ano, yung hangin kapag yung laptop nakalapag na sa kanya. Let's open it. So, let's try if this one will work. USB connector. Gumagana yun. May ilaw kasi siya, mga beboys. You know. Ayan. Hanginan ko na kaya. Oh. So, kapag may mga laptop kayong mga beboys, kailangan talaga ng cooler pad para to protect. Wala lang kasi pag matagal mong ginagamit yung laptop, umiinit yung ilalim niya. So, kailangan natin ng at least fan para lessen yung init ng device kapag matagal mo siya ginagamit. Aside sa cooler pad, bumili ako na wireless mouse.
the brand is also Silverlake kasi yung mga device ko din dati naginagamit talaga ako pag sa previous ko na laptop is Silverlake talaga yung brand na ginagamit ko. Shout out to Silverlake. Yeah, so it's a wireless, so tapos naka-attach lang siya dito sa gilid. Ito kahit 10 meters ka gagana siya, ganun siya katindi, diba? Itong wireless mouse mga kabeboy, it cost of 500 plus. And also mga kabeboy nga pala, sa laptop ko meron akong bag so that pag magta-travel ako, kapag hindi ko kailangan yung backpack, so pwede ko siyang ilagay dito. Cute siya. And then you can adjust the strap. So, yun siya pag ganun. So that's it mga kabeboy. If you like this video, please give a thumbs up and share as well. And if you haven't subscribed to my channel, please do subscribe. And please turn on the notification bell so that every time I post a new video, you will always be updated. Yeah.